What is up, guys? This is your Real Glass Sneakerhead, Jello Pineda. Welcome back to another episode of the vlog. In today's video, we are going to talk about COS and Uniqlo. Woohoo! Another collaboration, and after 2 years, no? 2 years, that was yung huling collaboration na nagawa nila with Uniqlo was 2019. I was able to grab most yata ng mga designs, or hindi naman, yung mga magandang designs lang. And then I was actually waiting for another collaboration, and right now we actually have him. And by the way, this is the second time na ginawa kong video to, kasi the first time na ginawa kong video na to, I guess yung nakita mo sa thumbnail, eh, nasira ang audio. So, eto na, update na tayo. Stay tuned! Thank you so much for checking on this video today, guys. And I do hope you guys are having a wonderful day. Kung bago ka dito, consider subscribing to my YouTube channel. And kung matagal ka dito, tol, thank you so much for sticking with me. Okay, again, pangalawang beses ko na record to, no? Grabe. Kasi nung Sabado kasi, gumawa ako ng video. As in, sipag ko talaga. Morning pa lang ginawa ko ng video. Tapos, biglang, pagka-uwi ko sa bahay na Sabado ng gabi, eh, sira ang audio ng mga videos na record ko. Dahil sira yung mic na ginagamit ko dito sa... Grabe. Dito sa COS and Uniqlo, once again, gagawa sila ng kanilang collaboration or gumawa na sila. Actually, na-release na to eh. But anyways, guys, eto, meron tayong panibagong update. And I do, for sure, I do know na meron ng ibang mga, meron iba sa inyo na alam na ang collaboration or ang bagong edition ng COS tsaka ng Uniqlo. So, ang Uniqlo, once again, so ito yung tatawag natin COS Tokyo First. And if you haven't seen the video na ginawa noon, diniscuss ko or pinakilala ko kung sino si COS. For a little context, no, para at least may idea kayo kung saan siya nanggaling, ano ba talaga si COS, sino ba yung artist, and so on. Ano ba yung mga nakikita nyo parang Mickey Mouse na emo dyan sa mga t-shirt niya. I will link the video on top of the screen para maintindihan mo. For this time, ito, COS and Uniqlo, once again, COS Tokyo First, the first large-scale exhibition in Japan. More than 150 works will be exhibited, approaching COS visual approach, covering both commercial art and fine arts area. From early production works to the latest works, through his painting, statues, and products, he traces the unique trajectory of art production and its significance in the history of art. These shirts right here, guys, ito ay marirelease lang sa Japan. Yan, so this is Japan Tokyo First, and it is exclusive only sa Japan. Bad trip, wala tayo sa Pilipinas. Unlike yung nangyari in 2019, na sobrang dami, as in makikita mo kasi sobrang worldwide Uniqlo release yun eh. All at the same time, makikita mo yung mga tao talaga nag-riot, talagang everyone was just going crazy for these shirts. Talagang hindi pa man nagbubukas si Uniqlo, may mga tao na mga sobrang sinusubukan nilang pumasok. So I do think kaya ginawa nilang exclusive Japan release ito, eh, para hindi na maulit yung ganun scenario sa mga Uniqlo stores. And I do think that is the only time na naging ganyan ang mga tao sa Uniqlo. Simply because of the hype of the brand COS, and at the same time, yung quality ng mga shirts ng Uniqlo ay, alam naman natin, ay very, very good, very breathable, sobra sulit ng mga damit sa Uniqlo. Now, so let's talk about yung mga shirts and yung mga designs na meron sila. Let's start off, meron silang tote bag, no? Yung tote bag ng last year, hindi ako nakuha nun. I didn't really plan on getting. Pero nakita ko to parang gusto ko na ngayon. However, hindi pa rin ako nagpakuha kasi I don't really see the value of me getting one. Pero meron silang tote bag made out of cream. Makita mo dyan, cream all over, parang sail or off-white colorway. And it does have the companion, yung crying companion all over. So printed lang siya. And inside, you will see there that they have a pocket. And it does have the COS Tokyo First logo on the pocket, no? And alam naman natin na very durable itong mga to. Now, let's talk about yung shirts. Basically, yung mga shirts na lalabas dito, the first shirt na nakita ko ay medyo kulay gray, no? More of that grayish colorway, no? Or parang from the picture, it looks like blue or parang super dark blue. Pero sa ibang angulo, mukha talaga siyang gray. So, take it for what it is. Sabihin na natin gray siya. And it does have the companion, yung crying companion sa gitna. And at the same time, ito yung difference dyan. Yung mga dating Uniqlo tees, meron silang dalawang X na nakaburda sa left side ng sleeve natin. Right now, meron silang nakaprint na COS Tokyo First sa left side na sleeve. Second design natin na nakikita ko nakita ko sa mga news is that white shirt, no? Of course, white shirt. Ang pinakamaganda dyan, alam mo yun,
pwede mong pormahan with anything, Yeezys, Jordans, anong kulay, kasi very neutral yung shirt, very neutral yung kulay, yung si Cos mismo, neutral din, para medyo brown and gray, and sort of tan, I guess. So, kumbaga parang very neutral and you can rock it with anything. Yung pinaka nagustuhan ko dyan. So, white shirt and you can see that Cos Companion lying down. I'm not sure kung ito yung Cos Holiday or yung... Oh, tama yung Cos Holiday ba to? Hindi ko sure. Pero anyways, ito yung nakahiga na Cos. Okay? So, with this new edition, again, meron silang Cos Tokyo First na nakaprint sa left side ng sleeve ng mga t-shirts. Then, meron din tayong black and red. Okay? This one is a... Ito, black talaga to. Tonal. Talagang black talaga siya. And meron siyang Cos Tokyo First na print dito sa harapan. And then, nothing on the side. So, meron tayong... It comes in red and it comes in black. So, yun yung apat na ano. Yun yung apat na design so far. And then, on other news na nakita ko, guys. Kung titigan mo dun sa picture kasi from Uniqlo's website, makita mo gray yung kulay. Pero... pagdating sa shelf, mukha siyang dark blue eh. So, I'm not really sure. Don't quote me on it. Hopefully, may makuha ko para ma-explain ko sa inyo. Since these guys were released in Japan, they were selling for 1,990 yen. So, I do think kung sa Pilipinas yan, most likely that is around 790 pesos. Or yun naman usually standard ni Uniqlo when it comes sa mga t-shirt nila na premium yung design, no? 790. Wala pa naman nakikita ng t-shirt na 990 eh. So, I guess, no, if you convert that dun sa normal ni Uniqlo, that's about 790 pesos. Ngayon, ang thoughts ko with this new collaboration, actually, it's a continued collaboration with Cos. In my humble opinion, I think this is one of the best drops. It might be hard to get. Mas okay kasi meron siyang exclusivity. Pero in reality kasi, like last year or noong 2019, everyone was wearing Cos shirt. Everyone was wearing a pair of Yeezys na naka-Cos lacing. So, maga parang naging uniform siya. So, this time, parang because of the exclusivity, I do think that prices would go up talaga. Resellers are selling them for 1,500 per shirt, 1,400 per shirt. Noon kasi medyo nag-iilag-ilag ka na, naku, baka meron naka-Cos na shirt, naka-Yeezy pa man din. So, gets mo? Unlike ngayon na, alam mo, kukunti lang kayo na nagkaroon. Pero of course, alam mo naman ang Pilipino maparaan yan. Most definitely, makakakuha at makakuha yan ng stocks dito sa Pilipinas. I-resell nila dito. Of course, if you're looking for someone or a reseller that has stocks of Uniqlo's Cos collaboration, I will link them on the description. Yan, I see SJ Sneaks. Meron siya mga nakuha mga shirts. And selling it for a very, very fair price in my opinion. Kasi at least di mo na kailangan magpunta ng Japan. Hindi mo na kailangan mamasahe and so on. Nandyan na isa-ship na lang dito. So anyways, link ko sa baba ang kanila Facebook page. Go ahead and follow or like. Para at least kapag may bagong drops, makita nyo kagad. And at the same time, if you're interested, go ahead, chat nyo sila kagad para makapagpa-reserve ka kasi of course, limited supplies lang sila. And so, ayun, yun ang ating update video. And of course, with this simple update, guys, ECQ na naman or medyo strictened na naman ang ating mga protocols dito sa Pilipinas. No? So of course, always bear in mind yung safety, wag lang tayong gala ng gala. And of course, wear your face shield, wear your face mask. Always spray alcohol, mag-vitamin C kayo para hindi tayo magkasali, tayo tablan ng sakit. At of course, huwag muna tayong gagala, huwag tayo pupunta sa mga large gatherings. Kasi guys, medyo delikado talaga ngayon. So, keep that in mind. So, yun lang muna for the meantime guys. Maraming salamat for checking on this video. And of course, if you like this video, please go ahead and smash that like button here. On the bottom of the screen, it does help out with algorithm. It helps the channel grow and reach and attract new audience. And at the same time, kung bago ka dito, welcome, welcome. And consider subscribing to my YouTube channel for more videos. Update videos just like this. So yun lang for the meantime, maraming salamat for checking and I will see you on the next one. Peace guys!